So ayun, panibagong tutorial tayo guys. Bale, ang ituturo ko ngayon is fan edit tutorial kasi bawi-bawi ako sa mga tutorial na gagawin ko kasi tag dun. Yun nga, medyo magulo nun. Di ako nakapag-upload nun last. Di ako nakapag-upload ng mga tutorial. So, yun, babaway ako panibagong tutorial na naman. Tapos, yun, start na tayo agad. Bale, yun, sa mga di pa pala nagsasubscribe guys, subscribe na kayo agad. Subscribe na kayo mismo ngayon kasi madami ako nakikitang nanonood lang tapos di nagsasubscribe. So, yun, nasa sa inyo na kung magsasubscribe kayo. Pero, mas maganda kung magsasubscribe kayo. So, yun, simula na tayo. Makabilangan nyo naman yung show ko eh. Yan. First, add muna tayo ng picture para sa panimula natin transition. So, ayun, nakapag-add na ako ng isang picture. Bale, ang gagawin ko is hanggang dito yung length nya. Yan, hanggang dyan yung length nya. So, sa mga nagtatanong kung sino yung icon ko, bale, si Naughty Rabbit. Naughty Rabbit sa Instagram. So, bale, ang gagawin natin dito is yan. Nag-add ako ng keyframes. Yan, ulitin ko. Add ako ng keyframes. Then, zoom in siya. Zoom in. Yan. Yan. Then, bala, ang gagawin ko is igugroup ko siya. Igugroup ko siya, guys. Yan. Long press. Then, group. So, kung sa tingin nyo pangit quality sa inyo, so ganito gawin nyo, add kayo ng shape, tapos click fill screen. Yan, fill screen. So kung nabibilisan kayo guys, pwede nyo pabagalan sa playback speed sa mga nabibilisan. So yun, kasi sayang kasi oras, abot tayo ng isang oras kung ganun. So pabagalan nyo na lang. So ganito, long press tapos mask. Yan. Yan, bale, hindi na siya malabo. So add tayo ng keyframes dito. Kasi namask na natin siya. Pag namamask siya, guys, pwede siya lagyan ng keyframes ulit. So yan, agad ako ng keyframes, papalitin natin siya. Tapos kadalasan kong tinuturo yung Z-Graph kasi yun yung nagpapasmooth ng edit sa mga nagtatanong kung bakit smooth yung edit ko. Ano daw yung graph ko? Yun yung graph ko guys, yung say graph. Palit-ulit ko na sinasabi. Yan. Then, add tayong keyframes dito. Tapos, mapupunta siya dito sa gilid. Yan. Then, copy lang natin to. Copy lang natin para magkapareha sila ng graph. Yan. Then, ang susunod natin na transition is mag-add ulit tayo ng picture. So, yun. Nakapag-add na ako ng bagong picture, guys. So, eto siya. So, cut natin siya dito. Hanggang dyan siya. Then, add tayong effect na box. Yan. Alam niyo naman kung saan nakalagay sa 3D. Then, yung shine babaan. Yung height, adjust to 100. Tapos, yung sa rotation, adjust muna natin ng konti para makita natin yung gilid. Tapos sa depth, babaan natin. Yan. Then, 14. Yan. Then, yung smoothing, sabihin natin 8.5. Yan. Then, 0 ulit natin. Then, sa position, sabihin natin dito siya. Yan. Then, add tayong keyframes sa position. Add tayong keyframes. Yan. Then, manggagaling siya sa baba. Bali, 186. Yan. Tapos, paste graph. Yan. Then, sa rotation naman, guys, ang gagawin natin is
i-adjust muna siya natin ng yan, 33, negative 33 sa x, negative 27 sa y. Add tayong keyframes para mas maganda. Yan, gumagalaw. 90, tapos dito 0. Yan, then z graph. Yan. Yan. Yan guys. And then dito sa baba, click natin yung sa baba, tapos move and transform, then rotation, add tayong keyframes, then tatapat natin dyan. Then paste natin yung graph. Yan. Yan. And then guys, ganito gagawin natin, duplicate natin siya. Yan, duplicate natin siya. Then tanggalin natin yung keyframes na to. Yan. Yung duplicate lang yung tatanggalin yung keyframes guys ha. Then ang gagawin natin, add tayong keyframes ulit. Yan. Then ilalagay natin siya dyan. Yan. Then add Z graph. Then duplicate natin ulit. Then sa dulo. Yan. Kung nasusundan nyo naman. Then yan, J graph na. Yan. O, diba? Smooth. Then, eto. Hindi naman pwedeng hindi natin pagagalawin yan. Add tayong keyframes dito. Then, set natin to 70. 75. Then, dito, 70, negative 70, then 75, then say graph ulit. Yan. Yan. And then bali ang gagawin natin guys is duplicate natin to, then i-group natin siya. Yan, group natin yun na duplicate natin, then i-zoom natin siya sa likod. Yan. Then, babaan natin opacity. And, click natin yung 3 dots sa taas. Then, horizontally. Yan. Flip horizontally. Yan. And then, dito, mag-add tayo ng shape. Para may plus siya. Fill screen. Then white, then add tayong keyframes, then yan 0 para may flash. Ayan, adjust pa natin para sakto sa bit. Yan, yan sakto na pala yung kanina. Tug tug tak. Yan. Yan, adjust pa natin. Then, add ulit tayong shape. Then, fill screen. Then, add effect. Punta tayo sa others. Copy background. Then, hanapin natin yung pinch bulge. Yan, pinch bulge. Then, add keyframes. Then, yan. Then, graph. So, alam nyo naman yon, lagi natin itong ginagamit. Add effect, distortion. Tapos, tiles. Tapos, yan. Para mag-pinch bulge siya. Lagay natin sa baba, taas yan. Yan. Bali, next na gagawin natin, add ulit tayo ng picture.
So nakapag-add na ako ng picture, guys. Picture, guys, ganito gagawin natin. Add tayo ng shape. Masking tayo ngayon. Add tayo ng shape. Then, yan. Bali, ang gagawin natin, dito sa size, add tayong keyframes. Wag dyan. Dito sa baba, add tayong keyframes. Then, adjust natin to 0. Alam nyo na to yung open box. Ginawa ko na itong tutorial. Then, blending opacity. Punta tayo sa baba. Gawin natin exclude. Yan. Then, long press. Yan. Then, click natin. Add effect. Then, box. Punta tayo sa baba. Shine. Yan, babaan natin. Then, yung height 100 lang. 100 lang. And then po, scale. Yan. And then add keyframes. Then mag-zoom siya. Yan. Then click natin to. Add tayong keyframes. Then palilitan. Then paste sa graph. Then rotation. Add keyframes. Then yan. Set natin to 10. Tapos 115. Sabihin natin 115. Then sa graph. Yan. Yan, guys. And then habaan natin yung length. Then box. Then position. Add tayong keyframes. Then pababa siya, guys. Then add tayong keyframes ulit. Graph. Yan, say graph. Then dito sa orientation, add tayong keyframes. Then iikot siya. So yan. Yan, inaikot ko na siya. Then, say graph. Then, babaan pa natin yung position para di na talaga makita. Yan. And then, ang gagawin natin is maglalagay tayong text. Kasi yung lyrics kasi, wake up with your girlfriend, ganun. Pakinggan niya. Wake up with your girlfriend. Yan. Wake up. So lalagyan natin siya ng lyrics. O text lang. Hindi naman lyrics. So lagyan natin ng up kasi para pag open. Pag open ng box, andun yung text na up. Kasi yung lyrics kasi wake up, yan. So ganun lang minsan. So, add tayo ng shape para mamask natin siya. Fill screen natin yung shape. Then, pantay muna natin siya. Then, long press. Then, click natin yung gitna box. Yan. Then, add effect din tayong box. Then, yung shine. Yan. Height. Clean natin to 100 lang. Yan. Yung depth, babaan natin to 0. Then yung scale, palakihan natin na onte. Yan. Then habaan natin yung length. Ganito ang mangyayari nun, guys. So, add tayong yan, 15. Adjust natin to 15. Tapos, 30. Negative 15, tapos negative 30. Then, add tayong keyframes. Dito, sa rotation. Then, set natin to 100. Yan, negative 100. Then, add kayo na z-graph. Then, pailalim lang natin siya. Yan. Ganito mangyari yan. Wake up
Yan. Diba? Then, pababa. Add tayo ng position. Keyframe sa position. Then, sa Y, pababa. Yan. Sasabay natin siya sa box. Then, paste graph. O, diba? Wake up with your girlfriend. Yan. Then, next transition. Add tayo ng picture ulit. So, yun, nakapag-add ako ng picture. Add effect tayo. Add effect tayo ng 3D. So, bale, ang naisip kong 3D is yung star na standard settings lang. Ganyan. Then, scale. Babaan natin. Ganyan. Then, sa orientation, yung rotation, yan. Add tayo yung keyframes. Then, ikot natin siya. Sabihin natin, 120. Tapos, 80 dito sa X. 80, then 120. Then, say graph na naman. And, position. Punta tayo sa position. Add tayong keyframes. And then, papunta natin siya sa taas. Yan. Then, add ng graph. Yan. And then, ganito guys. So, ganito. So, habaan pa natin yung length. Yan. Then, sa orientation, add tayong keyframes. Yan. Then, yan. Then, graph. Yan. And then, group natin siya para hindi siya mag-lag. Add tayo ng keyframes. Punta natin siya dun sa gilid. Then, say graph. Yan. Yan. Diba? Smooth. Then, add tayong shape. Yan. Add tayong shape. And then, yan. Add ulit tayong shape. Kasi gagawa tayo ng Polaroid. So, blending opacity. Exclude. Yan. Then, turn it to white. Tapos, group natin siya. So, bali, ganito ang mangyari mga kaibigan. So, add tayo ng keyframes dito. Tapos, yan. Tapos, habaan natin. Yan. Then, paste graph. Para sakto sa star. Yan. And then, add tayong keyframes dito. Gaganyan siya. Yan. Tapos, paste. Yan. Then, dito. Yan. Ganyan na lang. Then, dito din. Baan pa natin. Then, yan. 20. Yan. Then, ganyan lang. Yan. And, add ulit tayo ng picture. So, ganito. Nakapag-add na ako ng picture. So, add effect lang. Then, box ulit. Then, height. Yan, height. Set natin to 100. 100. Then, yung shine. Yan. And then, add tayong keyframes sa position. Tapos, manggagaling siya dito sa gilid. Then, say graph. Yan. Then, sa rotation, negative
130, yan, negative 130, then paste curve, yan. Bali, iusog pa natin siya ng gilid-gilid pa. Yan. Yan. And then, bali, ang susunod is dito, orientation. Tapos, set natin to 89 sa B. Yan, orientation. Then, graph. Then, group natin siya. Group, yan, group. Then, keyframes. Add ulit keyframes. Tapos, papunta doon. Tapos, yan. Yan. Then, add ulit tayo ng panibagong picture. So, ano pa lang muna? Add muna tayo ng shape. Fill screen. Para may flash siya. Yan. Lagyan natin. Then, add keyframes. Then, yan. Low opacity. Para mag-flash siya. Yan. Yan. Then, add ulit tayo ng picture. So, yun. Nakapag-add na ako ng picture. Bali, papalitan lang natin siya. Yan. Papalitan lang natin siya. So, bali, ang gagawin lang natin is add keyframes. Yan. Mas manggagaling siya dun sa gilid. Then, yung graph, ganyan. Then, add keyframes ulit. Kapunta na siya dun. Then, yan. 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 Then, add ulit tayo ng panibagong picture. So, nakapag-add ulit na ako ng picture. So, papalitan ulit natin siya. Yan. Kasing size lang ng kabila, 537. Yan. Then, yan. Then, add tayong keyframes. Manggagaling siya doon. Then, say graph. Yan. Then, bali, ang gagawin natin is set natin to 14. Oh, 15. Yan, 15. Then, dito 15 din. Yan. Para magkasalungat yung ano niya. Then, duplicate natin siya. Yan, duplicate natin. Then, lakihan natin yung likod. Then, baba natin opacity. Set natin to 30. Then, eto. Yan. Duplicate din natin siya. Then, set din natin to 30. So, ilalim pa natin siya. Yan. Yan, para din na makita yun sa kabila. So, yan. Bale, next transition na tayo. Next transition tayo. So, ganito lang guys. Proceed na tayo sa next transition. Bale, yung pinch bulge sa simula. Copy natin yan. Yung pinch bulge. Yan. Kung gusto nyo yung pinch bulge, yung transition nyo. Sa pinaka-last. Yan. Kung gusto nyo naman, delete natin to. Bale, ganito gagawin natin. Wait lang. Add tayo ng shape dito. Yan. Then, yan. Then, fill screen. Mask natin siya para mag-group natin siya ng hindi lumalabo. Yan. Then, mask. Yan. Diba? Hindi, konti na lang yung layers. Yan. Wait. Yan. Then, add tayong keyframes. Then, yan. Then, o, diba? Idi, mas sasabay-sabay natin siyang mazoom out. Yan. Diba? Mas madali.
Then proceed tayo sa next transition. Add ulit tayo ng picture. So yun, naka-add na ako ng picture. So ganito ang gagawin natin. Add tayo ng shape. Yan, in-trust ko muna yung picture. Yan. Then gawin natin siyang anything you want. Yan. Kung anong gusto nyong kulay. Anything you want ang puto ng English. Add effect. Tapos, punta tayo sa 3D. Then, cylinder. Yan. Cylinder, standard settings. Then yung scale, babaan lang natin. Yan. Para all goods. Then yung radius, set to 50. Then, orientation. Yan. 100. And then, yan. Add tayo ng scale. Keyframes sa scale. Yan. Yan. Sundan nyo lang ako. Maganda to. Then, rotation. Add tayo ng keyframes. Tapos, yan. Then, set. Paste. Say graph. Tapos, dito naman sa orientation. 140. Yan. Tapos, dito natin gagamitin yung picture. So, adjust natin siya dito. Atras natin siya. Then, add tayong box. Yan. So, dito nyo malalaman ang 3D na to. Dami kong alam. So, dito sa orientation, gawin natin, sabihin natin, yan, 80. Then, taasan natin scale onte. Then, yung shine, babaan. Then, sa twirl, yan, magiging 90 siya. 90. Twirl, set natin to 90. Yung crop, bali, babaan natin yan para mas maganda tignan. 1.625. Yan. Then, sa scale, lakihan natin onte. Yan. And then, bali, ang gagawin lang natin dito is, sasabayan lang natin yung cylinder. So, nag-add akong keyframes dito sa scale. Mag-zoom siya. Sundan nyo lang ako, guys. Tapos, paste, yan, graph. Yan yung graph ko. Sundan nyo. And then, pupunta sa yung rotation sa 28. Yan. Rotation. Then, punta sa 28 yung Z. Yan. 28. Set natin to 28. Sundan nyo lang ako. Yan. Then, paste graph. Wait lang. Tignan ko lang dito. Cylinder. So, naka 100 pala yung ano niya, normal. Yan, 100 muna natin yung Y. Wala pang keyframes yan ha. O, diba? Sabay na. So, dito mag-add tayo ng keyframes sa orientation para masundan natin. So, dito na siya. Magiging 140. Then, paste. Yan. Then, hindi pa yan tapos guys. Ay, tanggalin pala natin to. Yung rotation. Puta, ang gulo. Sorry. Tanggalin pala natin tong ano, orientation. Kasi mag-iikot siya. So, add na lang tayo dito ng yan. Sabihin natin 25. Yan. Then, keyframes. Then, pupunta siya dito. 0. Yan. Tapos, paste graph. Yan. Sana nasundan nyo. Yan, 25. Tapos dito, 0. So, wala na tayong keyframes dito sa rotation. Pasensya na guys, pasensya na. Nakakalito ko kasi pag on the spot. Yan, rotation. Tapos, set natin to 90. Yan. Then, paste curve. Yan.
Yan. And then, bali ganito gagawin natin para ma-zoom natin siya ng sabay. Gaya ng ginawa natin kanina, fill screen, long press, mask. Then, add keyframes para ma-zoom natin siya. Yan. Then, paste graph. Then, duplicate. Duplicate natin siya. Then, tanggalin natin yung keyframes. Then, lakihan natin. Then, babaan natin yung opacity. Then, flip horizontally. Yan. Yan. And then, last part, yung pinch bulge natin dito. Copy effect natin yan, copy layer. Then, paste natin dito. Para, hindi na kayo mahirapan. Yan, mag-pinch bulge lang siya kusa. Then, yun na lang guys. Sa lahat, yun lang yung tutorial ko ngayon. Sana nagustuhan nyo guys. Ang hirap talaga mag-isip ng transition on the spot. Tapos, yan, sana mag-subscribe na yung mga hindi nagsasubscribe para ma-reach na natin yung 50,000. Then, tuloy-tuloy na. Yan, bale, marami-rami salamat sa nanonood, sa mga nanood at mga tinapos talaga yung video. Yan, salamat. Marami-rami salamat. Salamat sa suporta. Then, request na lang kayo ng next audio. Then, gagawin ko yan ng tutorial. So, yan, stay tuned. Tapos, yan. Yun na nga, yun na lahat. Lagyan na lang ng motion blur. Then, loop na lang. So, ganito ang pag-loop. Select all layers. Yan. Select all layers. Then, copy. Copy layers. Then, paste na lang natin din sa kabila. So, na-loop na natin siya. So, ganun lang kadali guys. So, sana nasundan nyo at nagustuhan nyo. Yun, marami salamat. Yung markings, ilalagay ko na lang sa description guys. Then, yun. Peace.